yun mga ka-cottage, no? At ito na pala yung kumpletong paglatag po nila ng girder. So 2, 4, 6, 8, yan. So dito kasamang palad mga ka-cottage, no? Parang ang hirap talaga tawag ng ka-cottage na yung ginagawa nila. Buti na lang hindi po yung pintura kanilang inilagay dito. Chok po ata yung ginamit nila. Yung paman mga ka-cottage. Yan. So, parang ang sagwa talaga tingnan kapag ganito. Yo, what's up mga ka-cottage? Magandang hapon sa ating lahat. Yan, panibagong araw, panibagong update tayo ngayong araw. Yun, no? So, bago ang lahat, mga shoutout pala sa mga solid supporters natin, solid viewers, at mga solid subscribers. Yan mga ka-cottage, at andito pala tayo sa ginagawang viaduct flyover sa may Olas. Diyan ba na mga ka-cottage sa may interior Talumok ata yung tawag dyan sa area nyan, sa extension nito hanggang doon na po yan sa pagdugtong sa may Davao Coastal Road. So yan mga ka-cottage, i-update din natin itong extension na ginagawang sumpay aning gibuhat nga flyover. So yun mga ka-cottage, dito naman banda sa riyang to. So ito ata yung ikapangalawa. So dyan mga ka-cottage, no, may wala na sigurong gagawin dyan. Kasi malapit naman yung titingnan muna natin na kung meron bang mga I think meron pa atang isa. Dito banda. So yun. At ginipa nila itong maliit na island na to. So ayan, dito ata mayroon pang isa mga cottage, no? Sa bahaging to. Yan. So tapos doon banda. Yan, titingnan naman natin kung ano yung meron doon sa una, ha. So yun nga po, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-update dito. Sa mga nakikita po, may girder na kasing nilatag. So ito po yung pagpundasyon na kanilang ginagawa. Yan, bago po nila hukayin. Yan. Lalagyan po ng parang naka-octagon shape, tapos puting. Yan. Tapos maglalagay naman ng para sa puste yung steel bar cage, tapos subuhusan, and then coping yun, tapos yung panghuli ay paglatag ng girder. So mga riders, so ito yung ikapang-apat mga ka-cottage, no, na malapit na pong matapos. Yan. Thank you.
So, yun mga ka-cottage, ito po yung ikapang lima na tinatrabaho po nila yung paghulma po, paglagay po ng mga bakal para sa gagawing kopi. Yan. So, ikapang apat doon, sa pinakadulo niya po doon mga ka-cottage. So, ito na yung ikapang anim na tapos na po sa paggawa, sa pagbuo ng pundasyon niya, poste, coping. So, ilalatag na lang yung girder at tapos buhusan para sa gagawing kalsada. So, pansin po ninyo noon, yung kanilang ginagawa ay parang hindi po siya yung magkasunod sa natapos na. And so, dito mga cottage, no, ito yung natapos, tapos doon din naman. So, yun mga cottage, no, ngayong araw pala ay nagtatrabaho pa rin po sila. Yan, kahit araw po ng Linggo. Kaya todo pan talaga. Trabaho. Kasi yun nga po, parang napag-iwanan na itong areyang to doon po sa may sa ma-apply over. Yan. So dapat talaga magsabay po yung pagkatapos kung paano po natapos doon or ano po yung mga nagawa na doon, dapat magkasabay po sila mga cottage. Yun. So dito naman kita na po ninyo may mga marami-rami pa talaga yung tatrabahuin po na sa kanilang paggawa po ng poste at sa ginagawang flyover na to. Yan. So, kita nyo po mga cottage, no? Yung itsura na po. Ano po yung makikita natin ngayong araw. So, dito naman na anong tawag mo nyo? Kapag 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ikapang siyam natin. Pero 10 na. So mga cottage at ito naman ay natapos na sa kanilang yan o, pagpapakinis nitong poste. Yun o, may gumuhit-guhit pa dyan mga cottage. O siguro ay nagkanto sila, nagpipinish to sila ay umuulan ma. So siguro ay naabutan sila ng ulan. Kaya po may parang naglilinya-linya po sa ginagawang coping. So dito wala naman po mga cottage. Yun. So dito kapang sampung, ang tawag nito, kapang sampung puste na ginawa po nila. So, napakaganda talaga tingnan. Yan, kalabing isa. Tapos, ikalabing dalawa. So, ikalabing tatlo po yung abutment niya. Yan, no? Sana hindi tayo nagkamali sa ating bilang. So yun mga cottage, pagpatuloy tayo, patuloy natin yung pag-update natin. Yan. So kita po ninyo mga cottage, no, yung sa daanan niya pala. Yun nga po, ay itong access road, itong daanan pa rin natin mga cottage ay kanila pa rin nilagyan ng espasyo para kapag pumunta ka doon sa unahan, papunta po doon sa may diversion road. Yan, so makadaan ka pa rin. Dati diyan po yung dumadaan mga cottage, no. So ngayon inopen po nila dito para mas kwan talaga. Hindi antog niyan. Kumbaga dilisod ba ang kaning ilahang agianan sa mga sakyanan na muagi diri. So mga cottage, at ito na pala yung update natin sa ginagawang flyover dito po sa may Olas, Davao City. Ito nga Davao Bukidnon Road. So ito po yung ikapanglabing isa na poste na kanilang nagawa na. Yan o.
So, napakaganda, napakakinis. So, ito naman yung ikapang 12 poste na kanilang ginawa. Ayan, oh. Yun, mga ka-otage, no? Ito na pala yung kompletong paglatag po nila ng girder. So, 2, 4, 6, 8. Yan, no? So, dito kasamang palad, mga ka-otage, no? Parang ang hirap talaga tawag niyan, mga ka-otage, na yung ginagawa nila. Buti na lang, hindi po yung pintura na kanilang inilagay dito. Chok po ata yung ginamit nila. Ngunit, ganun pa man, mga ka-otage. Yan. So, parang ang sagwa talaga tingnan kapag ganito. Hindi pa nga nila natapos, hindi pa nga nila na, yan na, naumpisan sa pangalawang pier. At ito na, yung mga nakita natin. So, yung mga cottage, no? At, so, ito pala, yung napakagandang pagkalatag po nila ng girder. Yan. Yan. Uy, shout out tayo sa mga kadro. Yan. So, mga cottage, hindi naman pala ang tawag niyan, hindi naman pala mababa po yung girder at dito sa lupa. So, tamang-tama, parang sakto lang ata sa mga sasakyan na dumadaan dito. Yun, no? Kanilang nagawa. So, dito parang tatambakan pa din natin, mga cottage, or di natin alam. Baka ilalagay dito sa bawat gilid niya yung modular segmental blocks. Yun, baka papailan po yan nila. Para mas maganda tingnan, mga cottage, no? So, yung mga girder, yung mga natira. So, itong apat na lang. At doon pa pala sa unahan, mga cottage. Yan, oh. Yung mga girder na nakalatag. Yun. So, ito. Wow, maraming bahay biglaw dito, mga cottage, oh. Wow, napakabilis ng bahay dito na nagawa. Dati, mga cottage, kunti lang po yung bahay dito, mga siguro 2 or 3 lang. Ngayon po, may mga bagong bahay po na kanilang ginawa dito sa paggawa nitong box culvert. Yan, no? So, yung Gabion Project, mga cottage, ay... So, titingnan natin yan maya-maya. So, papasilip natin sa inyo ano po yung mga nagawa na nila dyan. Yan, kung hanggang sana po yung dugtong niya, mga ka-otage. Yan, no? So, ito talaga yung mga nagbago, mga ka-otage, no? Kapag may mga, tawag niyan, yung kumbaga may mga improvement na sa isang area. So, asahan talaga natin yan na biglaan lang. Magsusulpot yung mga maraming bahay na gagawin sa isang area. Yan, no? So, inikutan lang po natin itong ginagawang proyekto na to sa paglatag nila ng girder. Yun. So, importante talaga, mga ka-otage, yung kanilang paggawa ay matibay
At hindi po yung basta-basta na tawag niya mga college, no? Yung biglang aayaw bigla or bibitaw. Yan. So yung mga ganyan mga cottage, yung kuwan sa mga girder ay kanila pa yan i-retouch at kanila pa yung ipipinishingan para maganda siya tingnan. Yan. So lahat po ng mga ilatag ng mga girder, lahat po ng mga nandito ay tinetest po yan bago po yan nila inilagay sa ganitong proyekto. So yun at shout out. Ha? Bukong saday ka? Kuwakag butong? Aw, sige. So yun nga po mga kautits, ito yung sinabi ko dati na buti na lang hindi po sinabi ko kanina, buti na lang hindi po. Hoy! Mga cottage, oh. Mga butong boys. Yan. Yan. Pero napay tagyadira. Napay mga tagyadira, wala na. Wala na daw. Yan, oh. Oh, may pinuhitin na ko na. May mapa rito. North Isaya, Mindanao. So, mga cottage, buti na lang. Choke po yung kanilang pinangguhit or pinang sulat dito. Yan. So, yung mahirap kapag yung ginamit po nila ay pintura. So, sana po ay mapansin po ng nag-akwan dito, nagtatrabaho. And then, sana lagyan siguro nila ng nagbabantay ng mga cottage. So, para safe po yung area dito sa ginagawang flyover. So, mga cottage, no? Siguro di na lang tayo pupunta doon sa Gabion Project mga kautits. Na kasi. Medyo mukha na malayo-layo na yung pababaan natin. Tapos akyat naman tayo muli. So yun. May mga nagre-request kasi yung paggawa ng Gabion Project. So susunod na lang mga kautits. So, ito po ay may haba po na 862 meters. So, magdudugtong-bo doon sa kabila sa may talumo interior. So, dyan ito po yung update po natin doon mga cottage no, sa second part po ng ating pagbablog, pag-update sa ginagawang Olas Viaduct Flyover. Yan no. At ito na nga yung unang paglatag nila sa unang pier ng walong girder. So susunod baka mga next month or ngayong buwan ay maglatag na naman sila dito sa pagdugtong naman sa kabilang pier sa kasikan pier po niya mga cottage soy. Yan po ay tuloy-tuloy na hanggang sa matapos 2027 ata yung ako nito yung complete talaga niya o duration po niya sa pagkumpleto po sa paggawa ng layover ito. So yun mga kautis na maraming salamat at hanggang dito na lang. So magpapaalam na po ako. So ito po yung mga update na nakuha natin. So mga kautis na maraming salamat at hanggang dito na lang. So yan, migay-migay siya ito pala sa lahat ng mga solid supporters natin, solid viewers, solid subscribers. Yan at sa mga OFWs natin dyan, lagi po kayong mag-ingat. Yun, babay na.